Hi, hello everyone! Ayan, andito tayo ngayon sa Honna, Okinawa. Ito ay isang place dito na napakaganda ng beach, talagang clear water para siyang sa Philippines. Naisip ko na nandun ako sa amin sa Bicol, merong place doon sa Bicol na katulad nito, parang sa Misibis Bay, malapit lang yan sa amin, malapit sa Legazpi. Ewan ko sa inyo kung nakarating na kayo doon sa bandang Bicol, Mayon Volcano. Napakaganda ng water doon, ng beach katulad dito. Yung rooms din ng mga hotels doon, parang ganito din. Kaya sabi ko sa husband ko, pagka may holiday tayo, punta tayo doon kasi during pandemic hindi tayo nakaka-uwi. Mag-relax naman tayo na feelings natin nasa Philippines tayo. So that's why we are here at a happy Labor's Day pala. Para sa ating lahat. At ayan, sa mga nag-work ng mga Pilipino, sa mga OFW, alam ko mahirap maging OFW, especially with pandemic, hindi makauwi sa Philippines, hindi makita yung family, maraming restriction. Katulad sa amin, bawal din lumabas, bawal kumain sa restaurant, walang wine. Favorite pa naman namin yung wine. Life is going, no? Sabi ko nga, swerte pa rin kasi ngayong nagka-pandemic, wala na ako sa work. Kumbaga, ang work ko na is online. So, nandito na ako sa bahay para kahit saan. Actually, sabi ko bahay, hindi naman, hindi ito yung bahay namin. But yung kahit nagta-travel ka, nakakapag-work ka, basta dala-dala mo lang ang iyong iPad, ang iyong smartphone, yung smartphone natin. Yan yung ating work. Ito yung office. Yung office ko. So, sabi ng mga friend ko, nagtatanong sila sa akin, kaya ako ginawa tong topic na to is, paano daw ba ako nakapag-stop sa pag-work? So, marami akong mga friend na andyan pa rin nag-work. Alam ko, gusto na rin nilang mag-quit, especially ngayon na mababa ang sweldo, mahirap ang sitwasyon, gusto na rin nilang makasama ang family nila, at syempre nag-aalala din sa family. Mas maganda na kasama natin, in time of a crisis, kasama natin yung family natin. Kasi kailangan natin na nagbabanding tayo kapag ka, may mga panahon na katulad nitong mahirap. Sabi ko, ang isang decision na ginawa ko nung time na umuwi ako ay sabi ko, this is enough. Naisip ko na meron pang ibang way. At saka walang mawawala sa akin kung uuwi ako sa Philippines kasama ang aking family. But that was a very good decision na nagawa ko. Kasi kung hindi, baka hindi ko na nakita yung mama ko. So, September 6, 2013, nung nawala ang nanay ko, hindi ko alam, Labor Day pala yon. Parang nagpahinga na ang mama ko sa paglilabor. Super hirap ng ginawa niyang trabaho nang namatay ang tatay ko. At age of 10 ako. 38 years old yung tatay ko nung nawala. So, hindi kami secure. So, yung nanay ko talagang nagtrabaho. Nagtrabaho talagang umaga at gabi. Halos hindi namin siya makita dahil lagi siyang wala. Then, after ng 9 years, ako nakapag-trabaho na rin. Nakapunta ako dito sa Japan. So, yun yung start ko. But sabi ko, tapos na yung aking mission na mapagawa ng bahay, mapag-aral yung mga kapatid, at magkaroon ng konting ipon. Sabi ko, sarili ko naman ang iisipin ko. Yan yung naging decision ko ng 2010. Kasi during that time, ang isang napakalungkot sa akin ay yung isa sa kasamahan namin, ang pinatay. So, talagang grabe yung nangyari. So, yung family niya, nagulat na lang ganun dahil sa pag-work niya sa gabi. So very dangerous din. Actually, it's not really dangerous para sa lahat kasi bihira namang mangyari yung ganun. Kaya lang, talagang yun ang nag-ano sa akin. Parang natakot ako. Kaya sabi ko, uwi na ako sa Philippines. Tapos naman na yung gusto ko, pumunta ako dito para magkaroon ng bahay, magkaroon ng pera para mapag-aral yung dalawa kong kapatid, na pag-aral ko na. So, nakaipon na rin ako ng konti. Nagkaroon na rin ako ng konting property. Sabi ko, this is enough. So, uwi na ako. Mag-isip naman ako para sa sarili ko.
So yun yung ginagawa ko na decision na kailangan gawa natin ng stop kahit ano man ang gawin natin. Ang isa ko nga rin natutunan na kahit nga daw sa investment, pag na, ang mga tao daw, mga successful people, pag pumapasok sa isang investment, pagpasok nila, alam na nila kung kailan sila mag-exit. So ako, parang hindi ko alam nung pumasok ako, pumunta ako dito sa Japan, sabi ko mag-work ako sa Japan, kailan kaya ako mag-exit? But nilagay ko rin na sabi ko pag napag-aral ko na sila, ganyan. Pero humaba pa ng konti kasi nakalimutan ko na meron pala akong goal. Ang goal ko pala noon is pag-aralin ang mga kapatid ko, makabili ng bahay, makaipon ng konti, na magkaroon din kami ng kahit papano, makastart kami ng kahit na maliit na tindahan or something. Yun yung iniisip ko nung una. Ngayon, nakuha ko na yun, nakalimutan ko yung goal ko, nakalimutan ko na meron pala akong goal, na yung goal ko pala lampas na, parang okay na, no? Nakuha ko na yung gusto ko. Pero humaba pa ng humaba hanggang hindi na ako nakauwi, 20 years. After 20 years, may nangyari dun sa lugar din namin na talagang natakot ako. Sabi ko, siguro it's time na umuwi na ako. Baka may pinapahiwatig na to sa akin. So yun, nung time na yun, sabi ko, I'm going to decide lahat ng naipundar ko rin dito sa Japan. Yung may mga gamit ako, no? Sabi ko, material lang yun. Lahat pinamigay ko, yung buong gamit ko. Umuwi ako sa Pilipinas. Dala ko dalawang suitcase at isang golf bag. Sabi ko, eto, after 20 years, yun lang ang dala ko na umuwi. So sabi ko, new beginning. So nung umuwi ako sa Philippines, nag-start ako na magkaroon ng sarili kong business. Araw-araw pa rin ako nag-work. Sabi ko, ang hirap pala nagtatrabaho, lalo na sa lugar, kahit lugar mo na wala kang ganong alam, no? But making the decision is the most important thing. Sabi nga, kung hindi mo na gusto yung lugar na pinagtatrabahuhan mo at sa tingin mo wala na siyang pagbabago, same pa rin, it's time to leave. It's time to go to the next level, no? Or it's time to jump and see what's in there. Kasi sabi nga, pagka nandyan daw tayo sa isang lugar, no? Na walang pagbabago, hindi rin bumababa, hindi rin tumataas, parang ganun pa rin forever. So the next 5 years, the next 10 years, ganun pa rin ang magiging result natin. So we need to make a decision to change. Kaya sabi ko, kung nagawa ko noon, ba't ako matatakot? Sabi ko, mawalan man ako ng sweldo. Pumunta nga ako dito sa Japan, wala akong kasweldo-sweldo noon sa Philippines. Nagawa ko nga. Etong babalik ka doon, na mas may alam ka na, ba't ka matatakot? Diba? Sabi ko, bakit ako matatakot umuwi sa Philippines? Na unang-una, pamilya ko yon, andun yung family ko. Tagalog ang salita or Bicol ang salita. Mas alam ko kaysa dito sa Japan. Kung nakapunta nga ako dito at nagawa kong kumita ng pera, ba't hindi ko kayang gawin sa Philippines? Totoo pala yon. So hindi natin alam na sa Philippines, napakaganda. Hindi natin alam na sa Philippines, ang mga tao mas masaya pala kaysa na nasa abroad tayo, na nagtatrabaho, na tayo lang yung inuutusan palagi. So yun, ang sana nasagot ko yung question ng aking mga friends na nagtatanong paano mag-stop. Ang pag-i-stop, go to the next level, is you make a decision. Kung ang situation mo 5 years before until now, hindi siya nagbabago. Yung salary mo, umakyat man konti, bumaba, umakyat ng konti, bumaba. Same na situation ka pa rin for like 5 years or 10 years here, it's time to change. It's time to move forward to the next level. At huwag tayong matakot na iwanan yung maganda sa mas maganda, no? Huwag tayong matakot na iwanan yung dating relasyon sa mas magandang relasyon. Kasi yan din ang ginawa ko. Pag aalis tayo sa isang relasyon, kailangan lumipat tayo dun sa susunod. Kung hindi man maganda, it's okay, kasi it's okay naman na din na lumipat uli, di ba? So walang problema sa pag-change. As long as you make the decision and adapt, makapag-adapt tayo ng fast, no? Hindi natin pwedeng i-compare palagi. Pag i-compare natin, ay sa Japan maganda kasi, dito sa Philippines hindi. Ay sa Japan ganito kasi, sa Philippines hindi. So pag yun ang iisipin natin, we cannot move forward, no? So moving forward is the good thing. Kasi alam mo na yung sitwasyon mo ngayon, eh. It's better to know things that you don't know. Mas maganda na mag-step forward tayo dun sa hindi natin alam. Ako nga, I'm so glad kasi talagang dahil nag-step ako papunta sa Philippines, no? Then nakasama ko yung nanay ko at least for 3 years.
nagkaroon ako ng business na restaurant. Hanggang yung restaurant na yun, nawala rin yun sa akin. No, pag hindi tayo gaano marunong, hindi tayo nag-aral, hindi rin kasi ako nag-aral about business. Nag-business ako without knowing about business. So, ang business hindi magsasucceed pagka hindi mo inaral. So, ayan, nawala din sa akin. Nung una, hindi ko alam, parang nalungkot ako na iwanan ng aking business. But inisip ko na naman, kung yung Japan nga, mas malaki pa yung kinikita ko, iniwanan ko. Itong business ko sa Philippines na halos pagod din ako, hindi naman ganun kalaki ang kita ko. But hindi ko siya kayang iwanan? So iniwanan ko siya. Then, nung nandito ako sa Japan, nagkaroon naman ako ng bagong opportunity. At yung opportunity na yan ay ito. So itong aking business na ginagawa online, dito ko nakita yung aking passion. Unang-una, dahil sa mahabang pagtatrabaho sa gabi, nagkaroon ako ng maraming pimples, nagkaroon ako ng wrinkles, nagkaroon ako ng stress kasi mostly mga pumupunta dyan, yung mga na-stress, gusto nilang ilabas yung stress nila, ikwento nila sa'yo, ikaw naman ngayon nakikinig at nakikinig pati ikaw na i-stress na din. So sa pakikinig mo ng mga stress nila, napunta na sa'yo yung stress. So yun ang nangyari. Kaya sabi ko, itong new na business na napili ko na online ay napakaganda kasi ito ang aking fashion. So itong business na kuha ko ay ito yung teaching, no? Nagtiteach ako. Ngayon ako ay isa ng certified life coach ng John Maxwell. So nakakapagturo ako about relationship, about how to grow yourself, about leadership. So yung mga bagay na yon na kailangan natin. So nakakapagturo ako noon. At din nakakapag-business din ako about health and beauty. So yung mga product ginagamit ko. So ako, iniinom ko yung supplement, yung weight management ginagamit ko, iniinom ko. Then, nagkakaroon ako ng result na nakikita ng iba at nagtatanong sila, Grace, ano ba yung ginagamit mo? Pwede rin ba kaming gumamit niyan? Sure, sabi ko, pwede kayong gumamit. Karamihan, talaga nagugustuhan nila pag continue nilang ginagamit. Nagkakaroon sila ng good result at sinasabi nila sa akin, Grace, pwede ko rin ba itong i-business katulad ng ginagawa mo? So, that is good also, di ba? Then, ang isa kong nakuhang ginagawa ngayon, nakuhang new fashion ko na rin is magturo ng financial literacy kasi karamihan sa ating mga Pilipino nag-a-abroad, no? Especially mga nag-a-abroad kasi hindi natin alam kumikita habang nasa abroad tayo, parang kampante tayo sa ating kinikita, then papadala natin sa Pilipinas. Halos gusto natin silang lahat suportahan, but the thing is nakakalimutan natin na yung kinikita natin hindi ganun kadami at hindi ganun hindi ganun ka-stable. Kasi may time na pwedeng mawala yung pinagtatrabahuhan natin or pwede tayong mapauwi, especially ngayong may pandemic. So hindi natin akalain, so hindi tayo nakasecure para sa sarili natin na i-secure yung health natin, yung ating mga insurance, yung healthcare natin. So yung pag-retire natin, hindi rin natin na i-secure. So yan ang ating problem. So ang mai-advise ko habang tayo ay nag-work, think of exit. Mag-isip na tayo, kailan ba tayo mag-exit sa pagiging employee? Kailan ba tayo mag-exit sa pagtatrabaho natin na malayo tayo sa ating family? So paano ba natin gagawin, 'di ba? So ang isa is find a business na nandiyan na, gawa na at hindi ka mamuhunan ng malaki. Na wala sa iyo ang produkto. Na hindi kakain ng iyong oras. Kasi minsan, kapag ang oras mo naman, dalawa ang trabaho, may trabaho ka na, magtatrabaho ka pa, kulang na yung tulog mo. So hindi maganda. Ang importante is health first. Kahit sabihin natin may pampagamot ka, kung ikaw naman ay may sakit, gusto mo bang may pampagamot nandun ka sa hospital or gusto mong nasa ganito kang lugar? Nasa hotel ka, nag-i-enjoy ka, di ba? So mas maganda yung nag-i-enjoy ka, healthy ka, gumaganda ka, kumikita ka. At the same time. Then, makakatulong ka sa iba. Makaka-inspire ka ng mga tao. Makakaturo ka sa kanila. So, I think that's a good way na maging ano natin, maging stepping stone natin to move forward para dun sa ating next na pupuntahan, next na destination, no? So, pag nakita natin na 5 years na, ganito pa rin yung situation natin na hindi natin gaano gusto at naghahangad tayo ng another better one, it's time to think of exit. Kasi without exit, may ginagawa ka, hindi ka nag-exit dyan sa ginagawa mo rin, hindi mo kayang gawin yung dalawa.
di ba? So mas maganda na yung ginagawa mo is action doon sa yung fashion. Kung ang fashion mo, katulad sa akin, ang talagang fashion ko is to help others at saka maging healthy, ma-share ang aking story. So what I'm doing right now is really attuned sa akin na nakakatulong sa iba. Then meron din akong income dyan because I teach. So nakaturo ka na, may income ka pa, then naging healthy ka pa, yung tinuruan mo naging healthy din. Yung tinuruan mo natuto din about money. Kasi ako itong business na ginawa ko, since nag-start ako, hindi ko ginagastos ang aking income. Kasi meron naman akong panggastos, meron naman akong pagkain kasi andyan naman yung husband ko at meron naman akong ibang income itayo ko na noong nagtatrabaho pa ako. So sabi ko, itong income ko dito sa aking online business, sa mga ginagawa ko sa pagtuturo, ay iniipon ko at yan ay ilalagay ko sa business pa rin. Para pagdating ng panahon, pag-retire ko, meron na akong business, meron pa akong additional na investment. At ako pa ay healthy. So yun, para habang nag-i-enjoy ka, nag-i-income ka, kasama mo ang family at nakakatulong ka sa iba. So, kaya itong business na ginagawa ko is really, really good. At saka I recommend sa mga tao na napagod na sa pag-work, ito yung napakagandang business. Kasi ang life is once, diba? Sabi nga, yung body natin is the temple of our soul. Kaya kung yung body natin aalagaan natin, magkakaroon tayo ng healthy body, healthy mind, no? Pag healthy yung mind natin, pati yung heart natin is healthy, di ba? Magkakaroon tayo ng masayang heart. Pag masaya ka, hindi mo kailangan na pasayahin ka ng iba. So marami nga nagsasabi, hindi ako pinapasaya ng aking husband. Sabi ko, hindi, mali yata yan. Pasayahin mo yung sarili mo at yung husband mo, pasayahin niya rin yung sarili niya. So dalawang masayang tao magkasama nagiging masaya. So kaya lang tayo nagiging masaya, hindi dahil pinasaya tayo, dahil tayo ay dati ng masaya, deep inside. So pag galing sa loob, yan ang lalabas. Sabi nga, yung lemon daw, pag pinipiga, kung anong lumabas, yun. Diba ang lemon, pag piniga mo, lemon ang lalabas. Kung lemon ang nasa loob natin, maasim ang lalabas dyan. Pero kung yung nasa loob natin is apple, pag in-squeeze mo, apple ang lalabas, di ba? Masarap, okay? So guys, sana nakatulong sa inyo kung hindi na kayo masaya or naghahanap pa kayo ng iba, think of an exit in anything, di ba? Kasi pwedeng palitan. Sabi nga, hindi naman daw tayo punong kahoy. Yung punong kahoy nga ngayon na ililipat na, di ba, sa ibang lugar, di ba? So kahit nga yung bata sa tiyan na ililipat na sa ibang tiyan, di ba? So walang imposible, pwede naman palang ilipat. So, think of exit. Kung ano man ang hindi nyo gusto sa buhay nyo ngayon, yung health nyo man yan. So, hindi kayo happy sa inyong health, palitan nyo yung ginagawa nyo, di ba? Palitan nyo yung inyong supplement. Baka hindi siya atyun sa inyo. Or baka kulang, baka hindi siya ganun kagaling, di ba? So, palitan nyo yung skincare nyo. Hindi gumaganda yung skin, pwede nyo palitan yung iyong skincare. Yung trabaho nyo, hindi nyo gusto, pwede nyo palitan yung trabaho nyo. Yung boss niyo hindi nyo gusto, pwede nyo palitan ang inyong boss. At kayo ang maging boss, di ba? So, it's easy. Sabi nga, only up to you. Only your decision. Ikaw lang yung magde-decide. Marami nag-decide dahil hindi pa nag-take ng action. Hindi pa pala tapos sa decision. Akala natin pag nag-decide is okay na. Magde-decide and you take action. Think of exit and start over. Kasi pag start over mo, marami ka nang alam. So ahead ka na palagi. So thinking of starting over, naku, nakakatakot mag-start over. Huwag kayo matakot kasi equipped na kayo eh. Ang dami nyo nang alam. Sa experience pa lang natin sa buhay, dami na nating alam. Kaya pag exit natin, pag start natin, equipped na tayo, magaling na tayo, hindi na tayo katulad nung dati. Alright, so sana nakatulong sa inyong lahat and I want everybody to have a happy life, to have an abundance na with your family, no? Nag-grow na kayo, nagbago, pati kayo, mai-inlove sa sarili ninyo. Di ba maganda yung ganon? Hindi lang ikaw yung na-inlove dun sa partner mo, tapos siya hindi siya na-inlove sa'yo. You have to fall in love with yourself, no? So, self muna. Pag na-fall in love ka sa self mo, ma-fall in love ka rin sa others, no? Mai-inlove ka rin sa iyong kasama. So, minsan nakakalimutan kasi natin. So, just go back, think of before, mag-reflect tayo. Sa before, ano bang ginawa ko dati? At nakarating ako dito. Di ba?
So ano yung gagawin natin para makarating sa next level na gusto natin? All right. Okay, so thank you so much and I'll see you on my next video.